Timoteo, sabayan niyo po ako. Chapter 6, verse 17 hanggang 19 po. Sabihin mo sa mayayaman na huwag magmataas, huwag silang umasa sa mayamanang di mananatili, kundi sa Diyos na masagana nagkakaloob ng lahat ng bagay sa ating ikasisya. Turuan mo silang gumawa ng mabuti, magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas ang palad at matulungin sa kapwa. Sa ganitong paraan, sila mag-iimpo para sa hinaharap at magkakapit ng tunay na buhay. Ibig po, pagpalain po ng Diyos ang minsanin sa oras na ito. At nandito po tayo ngayon sa oras po na ating pagbibigay o pagkakaloob sa ating Diyos na buhay. Ibig po ba? Hello? Ang ganda po, no? Ang sabi sa verse 17, sabihin mo sa mayayaman na huwag magmataas. Ibig po ba? Alam niyo po, itong mga talatang ito, noong January, habang nagbabasa ako ng ano, ng salita ng Diyos, ang tindi ng tarap talaga sa puso ko. So, sabi ko, Lord, bakit po naman ganito? Sabi ko, ganon. Bakit pinamasabi mo? Eh, habihin ito ni Apostol Paul sa kanyang, ano, sa kanyang anak na si Timoteo. So, hindi lang pala kay Timoteo niya hinahabihin ito, kundi sa atin din naman, sa panahon natin ngayon. Ibig po ba? Kasi po, karamihan na yung sa mayayaman, para bagang, pag nagbibigay sila sa Diyos, yung ano lang, yung gusto lang nila. Ibig po ba? Hello? Parang ang tahimik po natin. Tinanap na naman po tayo ng anghel. Lakasan po natin yung ating imen para marinig ni Hoy. Kasi nagre-reklamo yung inyong engine na katabi. Na baga ang hina daw ng imen. Imen po ba? Amen! Kaya po, tinuturuan tayo ng Lord na paalalahanan daw po itong mayayaman. So, sino po ba itong mayayaman? Minsan po kasi sa ating mga mahal sa buhay, di po ba minsan, ano, may mga pangyayari na kung sino pa talaga yung wala sa Lord, sila pa daw yung pinagpamala. Ibig po, ang ibig sabihin ko doon, eh, ang kilala rin ng Lord, si ano, si Asikahoy o si Bato. Ibig po ba? Ito kasi, may karanasan ako sa verse na ito kung bakit ito yung binigay ng Lord sa akin. Na ibahagi ko siya. Ibig po ba? Hello? Gising! Natutulog pa ba kayo? Gising na po ako. So kasi, nung tayo na yung sabi ko, Lord, at hindi naman po talaga ng pangungusap ko nitong bahaging ito, itong talatang ito, sabi ko gano'n. Ano po ba ang ibig niyong sabihin? Sabi ko gano'n. So dumating ang time, na sabi sa akin, nakaraang week lang, sabi sa akin, alam mo ba, ganito yung isang kapatid natin. Bumalik na lang daw kayo sa pagkakatoliko. Ibig po ba? Kasi, siyempre yung maranas tayo ng pagsubok. Hello? Kung wala kasi tayo pagsubok, baka nga kamampi na tayo ni Satan. Ibig po ba? Kaya kailangan dumaan talaga tayo. Amen? Sabi nga doon sa, ano, sa 1 Peter chapter 1, verse 7, sabi kong gano'n sa kanya. Tapos nagulantan siya. Kasi ang sabi ko sa kanya,
sister. Inuuna ko ba si Lord bago yung sarili mo? Unahin po muna natin si Lord para hindi tayo matulad dito sa mayayaman na pinapasabihan po. Kaya daw kay Timothy, nasabihan ni Timothy na sabihin mo sa mayayaman at turuan para sumunod. Para makamtan nila yung tunay na ano daw? Anong makamtan nila? Binabasa niyo ba ito? Para daw makamtan nila ang tunay na buhay, sabi ng Lord. Ibig po kasi, minsan ang mayayaman, pag tumating na, nalumi ang negosyo, nawalan. Ibig po ba yung wala sa Lord? Nagbibinti agad. Nagsususay. Ibinabangga yung kotse. Ibig po, pinapatalong sa ano? Pinapatalong sa dagat. Kahit walang dagat. Ibig po ba? So tayo po, nasa piling ni Lord, pag tayo po may nawawalan sa atin, okay na. Eh kung talagang kalooban ng Lord, walang problema. Ibabalik naman yan sa tamang panahon. Ibig po ba? Lord, ang dami tumatawa. Hindi ko alam nakakalilig kayo dito. Ano ba ito? Minsahe po managmula sa kaibutoran ng Diyos. Ang sabi ganun sa 19, sa ganitong paraan sila makapag-iimpo para sa hinaharap at magkagamit ng tunay na buhay. So, ibig po ba, pag nag-iimpo po tayo sa Panginoon, hello, tayo po ay nagkakaroon talaga ng buhay na mapayapa. Dumating man yung laman ng buhay at pagsubok, masaya ka pa rin, natutulog ka pa rin ng mahimbing. Kasi alam mo, amen? Alam mo eh, na pag may biyaya ka, nag-iimpong ka sa Panginoon, sa gawain ng Diyos. Amen po ba? At pag namalan ka rin, alam mo na mapayapa ka. Dahil alam mo, ibig po ba? Na ang kalabanan na isa na pumula sa Diyos. Alam ko, paborito ito ni Sister Christy M. Filipos 4.19. Buhat sa kanyang kayamanan na di mauubos. Ibig po ba? Sa Diyos po. Pag nawalan ka man sa mantala, darating uli yan. Kasi hindi ka po nauubos ang kayamanan ng Diyos. Ibig po ba? Eh pag yung mayaman na mayaman, kayamanan lang na inaasahan niya. Pag dumating na malugi siya, ano na nangyayari? Ayaw ko na. Magpapakamatay na ako, nakakaya sa buong mundo at sa mga kaibigan ko. Sa mga amigo at amiga ko, nakakaya talaga. Mahirap na ako. Hindi na ako haharap sa kanila. Ibig po ba? Sa iyong mga anak ng Diyos, pag dinidisiplina, alam mo po, hindi yan na kayo po. Hindi tulad ng baboy na kayo po. Nakatingin na po yan. Hello? Kasi alam niya ang kanyang Diyos ay nasa langit na mayaman. Hello? Sige kayo, tahimik kayo dyan. Yan! Saan po daw tayo mag-iimpo ng kayamanan? Sabi po sa Mateo 6:19, tayo daw po ay mag-iimpo ng kayamanan sa langit. Dahil doon po ay walang tanga at kalawang at walang magnanakaw. Ibig po ba? At pagdating sa hinaharap natin sa buhay, tayo po ay matiwasay. Then alam natin na inuna natin ang Lord. Ibig po ba? Hello. Kaya ngayon po, nasa oras po tayo ng pagbibigay. Bigay po natin yung para sa Diyos at lahat na binubulong niya. Ibig po ba? Naalala mo nga nung panahon eh. Isishare ko lang ito ah. Tutal malalalim naman na tayo kay Lord, di ba? Hindi naman na tayo mapababaw. Malalalim na ba tayo? Lalo na sa pagkakaloob sa Diyos? Malalalim na. Naalala ko, 2013, ang laki ng bayaran ng bahay namin. Cancelled na siya. Palalayasin na ako. Ano kasi, may ano kasi ako eh. May ugali po ako na alam kong gift ni Lord yan sa atin. Kasi bibihira lang daw ang may ganun talaga na paniniwala kay Lola. Noong time na yun, eh ang sabi ko eh, di ba nawala yung asawa ko rin dati ng trabaho? So nakaalis na naman siya ng 2012. So, kailangan ko mabigay ng first fruits. Pagka
mister, nakakulit-lit yung tainga. Nagkakaroon ako ng ano? Ng ewan sa tainga, ng sakit, na di ko maintindihan. Kasi ang kabilin, puro na lang mga atsutsutso, yung pagsarili, alam nyo yun? Hindi ba lang sa akin sinasabi na, mama, umalis ka, unahin mo ang Diyos sa pagbibigay sa naman kasi nakaalis na naman ako. Para lagi kong iniisip na, Lord, kailan ba itong matatauhan, itong tao ito? Puro na lang, ma, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Puro na lang ganyan, puro ganyan, puro ganyan. So alam niyo po, may puso talaga ako. Di ba sabi nga ganun, respetuhin natin yung ating mga asawa. Hindi po ba? Kasi sila yung padre ni pamilya sa ating tahanan. Pero respeto ko naman, pero mas matindi yung respeto ko kay Lord. Respeto, yung takot ko talaga nandoon. So sabi ko, paano yan? Nakapangako ko na magbibigay ako ng first calls. Ang ginawa ko, hindi ko talaga siya pinakinggan. Sabi ko, paano ka na nga, Lord, sa kanya? E ano kayo kung wala kong asawa? Wala kong pakialak? Huwag ka lang mawala sa buhay ko. Ibig po, kasi hindi naman yung asawa ko magliligtas sa akin. Pag namatay ako, pag kumisay ako, sino nang tatawagin ko? Tapos nung time na yon, sabi niya, maribayad ka na ng ganito, ng ganyan, ng ganon. Hindi ako kumikibo. Kasi ako yung tao na, Lord, ayaw mo magsinungaling. Basta hindi lang ako kumikibo. Alam kasi niya, kapag hindi ako kumikibo, hindi ako sumunod sa kanya. Amen po? Kasi ang hirap pag sumuhay tayo sa Diyos. Kaya nung time na yon, alam mo, kamayamahan sa puso ko, ito yun yung buhay. Yung tunay na buhay, na mararamdaman mo talaga yung tunay na buhay natin na mapayapa kapag nasusunod mo ang Diyos. Eh, sabi niya, nung dumating siya, mag-aasawa na ako ng iba. Kasi yung mga kasamahan ko, yung mama niya nag-asawa. Alam niyo ba yung naalam ko na English? Natawa ko din sa sarili ko. Let it flow, Papa. O, di ba? Ay, kung kalooban ba ng Diyos eh. Bakit? Sabi ko gano'n. Halang mag-asawa ka na, kahit 20. Sabi ko gano'n. Kasi pag nawala ka sa akin na sinadya mo, papalitan ka sa akin ni Lord ng mas mayaman para sumuporta ko ng tuluyan sa gawain ng Diyos. E purihin ang Diyos, natakot siya. O, naghabol nang naghabol sa akin. Bakit po? Kasi pag inuna po natin si Lord, eh yung mga bagong lalaki na yun, haabol yun sa atin. O, di ba? Eh, walang ugali ng gano'n. Kasi po, inuuna talaga si Lord. Alam mo, tama ng tawa si ano? Sino ba yan? Dalaga? Ano yan ha? Nakarilin ka dyan? Sundin mo si Lord, ikaw ang hahabulin. Yan, napakaba na ako. Kaya purihin po, Panginoon. Tayo po ngayon ay magkaloob. Lahat-lahat po ibigay natin sa ating Diyos na buhay. Ano man yan, ibabalik yan sa atin ng Panginoon. Higit pa sa ating inasa. Tayo po lahat ay pumikit, ipanalangin po natin yung ating mga kaloob. Dakilang Ama, salamat po Diyos sa mga biyaya na ipinagkaloob ng bawat isa sa aming mga kapatid. Lord, ibalik mo ito, Panginoon, higit pa sa kanilang inaasahan. Lord, tunay nga, Panginoon, na Lord, ikaw ang unahin namin, Panginoon, bago po ang aming mga sarili, O Diyos. Hallelujah. Salamat po Diyos sa mga biyaya niyan. At Lord, i-multiply mo, Panginoon, ang mga pirang iyan, O God. Maggamit na ang Panginoon.